Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nagpahayag ng intensyon si dating Gilas Pilipinas Team Captain Jimmy Alapag na tumulong sa paghanda ng kupunan para sa darating na FIBA Olympic Qualifying Tournament. Nagpapatrol, Champ De Lunas. 8 taong nagsilbi sa bayan si Jimmy the Mighty Mouse Alapag nang maglaro siya para sa Gilas Pilipinas mula 2007 sa FIBA Asia Championship sa Tokushima, Japan hanggang sa 2015 William Jones Cup sa Taiwan. Sa panahong ito, samot-saring parangal ang kanyang nakamit para sa Pilipinas kabilang na ang silver medal sa 2013 FIBA Asia Championship. Naging susi ito para makapasok ang Pilipinas sa FIBA World Cup sa Spain matapos ang 34 na taong hindi pagsali rito. Patuloy ang basketball journey ni Alapag. Ngayon, bilang player development coach ng Sacramento Kings. Anya, sa setup ngayon ng Gilas na maliit lang ang pool, may advantage ang mga miyembro ng kupunan na mas makilala ang isa't isa. Ayon kay Alapag, susi ito sa tagumpay ng Gilas. I think the biggest key for the Gilas program now is for the players to stay healthy. You know, playing a long season in Japan or a long season in PBA, it's tough. You know, so I think it's going to be important for all the new generation of Gilas players to make sure that they're taking care of themselves, because it's going to be taxing playing in the PBA or the B League in Japan and then still having national team commitments. Ibinahagi rin ni Alapag na nagkita sila ni Coach Tim Cone sa Las Vegas nung nakaraang taon para sa NBA Summer League. Hindi pa napapangalanan noon si Cone bilang head coach ng Gilas. Bagamat nagkausap ang dalawa, ani Alapag ay hindi napag-usapan ng pagtulong sa national team. He wasn't running the national program. So, you know, nothing as of yet. You know, I'm obviously busy here and doing my best to help the Kings. Simula na sa July 12 ang NBA Summer League na muling gaganapin sa Las Vegas. Ang FIBA Olympic Qualifying Tournament naman ay gaganapin mula July 2 hanggang July 7 sa Riga, Latvia. Kaya naman, handa si Alapag tumulong sa Gilas kung maimbitahan. Absolutely, I'd be open to it. Somebody would just have to reach out and ask. Sa dami na natutunan sa Stockton ni Coach Jimmy at karanasan sa Sacramento, tiyak malaki ang kanyang mayambag sa Gilas Pilipinas para mag-qualify sa Paris Olympics ngayong taon. Champ De Lunas, ABS-CBN News, Toronto, Ontario. Hinangaan ang mga likha ng Pinoy visual artists sa France, maging ang naiibang framed clay art ng isa pang kababayan na tampok sa Belgium. Sumasalamin ang bawat obra sa kultura, karanasan at kaugaliang Pinoy. Nagpapatrol, Marilyn Rayray. Iba-ibang stilo, medium at tema ang mga obra nito, pero lahat pawang pagpupugay sa kultura at pagbabalik tanaw sa pinagmulan. This one, coconut tree, the famous in Philippines, coconut. And then I found these three kids for like playing together. Ang pagtatampok sa paintings at photography sa Embahada ng Pilipinas sa Pransya ay bahagi ng pagdiriwang ng National Arts Month na may temang ani ng sining, bayang malikhain. Isa sa agupansin na obra ang nilikha ni Francis Eric na nagtatampok sa punong tumubo sa toilet bowl at namunga ng pera. Humugot siya ng inspirasyon mula sa pagiging OFW. Madali ko na-express yung feelings ko, yung ano ko nararamdaman ko sa artwork na to nung ginagawa ko dahil isa akong OFW na ganyan yung uri ng trabaho. Na proud ako na sa mga, hindi lang para sa akin, para rin sa mga kalahi natin na kapwa natin Pilipino na nagtatrabaho bilang housekeeper. Bahagi din ng exhibit ang paintings ni Ambassador Juniver Mahilom West at asawang si John West. Natuwa lang ako sa ano, sa parang very luscious and colorful. So I painted it with a teapot, which comes from Italy. I also exhibited this in the Carousel du Louvre last time. So gouache and paper. Sa Belgium, akalaing painting ang mga obrang ito. Pero lahat gawa sa clay na binuo ng Pinoy artist na si Gerardo Crisostomo. Pinamagatang True Colors to Colorblind Artist Journey ang exhibit na sumasalamin sa kulturang Pinoy. Tulad ng debosyon sa translasyon, bahay kubo, buhol at iba pa. Pero ang mas nakakaantig sa mga dumalo, ang obrang San Miguel. Makikita rito ang eksaktong lugar kung saan tumira noon ang artist. Tampok sa clay art, ang dalawa niyang anak na nakatugaw sa bintana.
at hindi makabili ng taho dala ng sobrang kahirapan. Ayon kay Ambassador Jaime Victor Leda at ibang dumalo, isang inspirasyon si Crisostomo na ipinanganak na may deuteranopia o may red-green color deficiency. We're very, very honored to be able to join this event to showcase the talent, because of the creativity, artistry of Jerry. We're very, very happy that you've used a very, very unique medium to convey this clay and be able to overcome the challenge of being partially colorblind. Patok din sa okasyon ang Pinoy food with a twist, gaya ng palabok deviled egg ni Cheska Kistner ng California, USA at adobo bites ni Rainer Samson ng Amsterdam. Bukod sa pesyales ng embahada, dumalo rin sa okasyon ng European Commission Deputy Director General for Food Sustainability na si Claire Bury, British Embassy's former Director for Corporate Affairs Roger Cambridge at maraming iba pa. Bahagi ng kikitain sa art exhibit ay ilalaan sa libreng workshop para sa mga bata sa Indang Cavite kung saan lumaki ang artist. Kasama sina Bong Agustinez at Raquel Crisostomo para sa TFC News, Marilyn Rayray, ABS-CBN News, Paris. Naging bahagi ang ilang Pinoy sa pagbibigay serbisyo sa mga mamamayan sa Guam sa kasagsagan ng pandemya at pananalasa ng Bagyong Mawar noong 2023. Sila ang pinarangalan sa isang natatanging gabi. Nagpapatrol, Luella Locinio. 11 Pinoy mula sa mga sektor ng edukasyon, negosyo at healthcare ang kinilala sa gabi ng parangal na idinao sa Guam. Natatangi ang kanilang kontribusyon sa pagbangon ng isla noong pandemya at pagkatapos ng pananalanta ng Typhoon Mawar noong 2023. A lot of Filipinos worked hard to make the island safe. Had it not been for those Filipinos and others that contributed to the, you know, island, I don't think, you know, it would have been executed successfully. And the past has been very much affected by the COVID-19, especially the pandemic and the Typhoon Mawar. But you know, some decided to hibernate to protect them, you know, protect their health, right? And many Filipinos, not only Filipinos, I know many in the community decided to volunteer and help to flatten the curve during the pandemic. Kabilang sa mga awardee si Roderick Salvador na kasalukuyang nagtatrabaho sa Department ng Public Health ng isla. Malaking bahagi siya sa pagsasagawa ng COVID-19 immunization outreaches sa komunidad. Naging bahagi rin siya ng recovery efforts pagkatapos ng Typhoon Mawar. I'm just happy that I'm selected, but I also wanted to dedicate this to my team from Public Health, the Bureau of Non-Communicable Disease, because it was a team effort. Kinilala rin ang mag-asawang Romeo at Feli Angel at business owner Natividad Bui na nagbahagi ng oras at mga donasyon sa relief at recovery efforts pagkatapos ng bagyo at ng pandemya. I don't expect anything from the community. As long as the community needs my help, especially during the pandemic. Of course, excited and appreciative. At na-recognize yung aming nagawang pag-really good sa ating kababayan. Recognizing ang services namin, ang pagmamahal namin sa aming kapwa. Ginanap ang gabi ng parangal kasabay ng selebrasyon ng ika-69 na anibersaryo ng Filipino Community of Guam. Para sa TFC News, Luella Lucinio, ABS-CBN News, Guam. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, maglagong lamang sa news.abs.cbn.com/TFC News. Marami pong salamat, kapamilya! Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kinagulat ng marami nang i-anunsyo ni Princess of Wales, Kate Middleton, ang kanyang cancer diagnosis. Buhos naman ang pagpapaabot ng mensahe at dasal sa kanyang paggaling. Nagpapatrol, Rose Eclarinal.
Ngayong taon, magkakambal na health crisis ang sinasagupa ng royal family. Sumasailalim sa cancer treatment si King Charles III. Nagulantang naman ang publiko sa televised message ni Princess of Wales, inamin niya ang cancer diagnosis. In January, I underwent major abdominal surgery in London, and at the time, it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy, and I'm now in the early stages of that treatment. Nagpapasalamat siya sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya. It has been an incredibly tough couple of months for our entire family, but I've had a fantastic medical team who have taken great care of me, for which I'm so grateful. Humaharap ng panibagong hamon ang royal family na nagbunga ng samut-saring espekulasyon at alingasngas. Ang lahat ng ito ay patunay lang na ang buong mundo ay interesado pa rin sa bawat galaw ng royal family. Nitong Enero, inanunsyo ang paghintumuna ng Princess of Wales sa official duties dala ng abdominal surgery. Mula noon, hindi nakita ng publiko ang Princess of Wales maliban sa dalawang paparazzi sightings at farm trip. Malaking kontrobersya rin ang i-pull out ng UK news agencies ang litrato ni Princess Kate at ng tatlong anak para sa Mother's Day sa UK. Doctored at manipulated ang larawan. Sabi ng binansagang godfather ng royal reporting na si Rob Jobson, "That picture should not have been issued, period." 34 na taon na siyang sumusubaybay sa royal family at nagsulat ng 8 libro tungkol sa royals. Ngayong Hunyo, maglalabas siya ng libro tungkol kay Princess Catherine. I've met her, talked to her, you know, and seen her at work. She's a pretty steady character, I'm told, at the moment is, you know, got her routine back in terms of fitness and building her strength. Ngayon, kasunod ng televised message ng prinsesa, bumuhos ang suporta sa kanya. Proud ang hari sa ipinakitang tapang ng prinsesa na parehas niyang humaharap sa hamon sa kalusugan. Sabi naman ni Prime Minister Rishi Sunak, hiling niya ang agarang paggaling ng prinsesa. Maging ang mga Pinoy sa UK, umaasa sa pagbuti ng lagay ng prinsesa. Kaming mga Pilipino dito sa UK ay buong pusong sumusuporta at behind palagi sa likod ng ating prinsesa para sa kanyang full recovery. Nakakalungkot nga lang, on behalf of the Filipino community in Cambridge, United Kingdom, we are praying for your fast recovery. Tanging hiling ngayon ni Princess Catherine, "We hope that you'll understand that as a family, we now need some time, space and privacy while I complete my treatment. My work has always brought me a deep sense of joy, and I look forward to being back when I'm able. But for now, I must focus on making a full recovery." Rose Eclarinal, ABS-CBN News, London. Nagbunyi ang Pilipinas sa pagkakapanalo ni Maria Higantes bilang Universal Woman 2024. Matagal mang hinintay ang inaasam na pangarap, naniniwala si Maria na perfect timing ng Diyos ito para sa kanya. Nagpapatrol, Rhea Soconais. Jomripso, Cambodia, and Mubuhay from my beloved Philippines. To me, Universal Woman means the future. I learned in working with this organization that I want to live in a world that is filled with respect and collaboration. One that encourages us to step into our differences instead of ignoring them and learn to harness them in order to affect positive social change. I want to be in this organization because I feel that I am not alone. I am one in an army of women who are ready and willing to make a difference, to support a world that is not only sustainable, but that stands for economic progress and positive, inclusive social impact. If you are here tonight, welcome to the new era of beauty. Ito ang pangmalakasang sagot ng pambato ng Pilipinas na si Maria Gigante sa question and answer portion ng Universal Woman 2024 na ginanap sa Cambodia nitong March 22. Lalo pang humanga ang mga manunood, pati ang mga hurado sa Cebuana Beauty Queen. Kaya naman,
Siya ang kinoronahang Universal Woman ng taon. First runner-up ang Venezuela, sumunod ang France, Cambodia, at Dominican Republic. Parang hindi ko naniwala na naka-crown ako kasi ang tagal ko na po hinantay. Parang ano ata, 10 years ba? Ang tagal, no? Pero everything happens in God's perfect timing. Hindi naging madali ang pinagdaanan ni Maria para makamit ang tagumpay. Halos hindi rin makapaniwala ang pamilya ni Maria na nakuha niya ang corona. Pero ganoon na lang ang kanilang pasasalamat sa naging kapalit ng sakripisyo at pagpupursigi ng dalaga. Nanginginig yung kalamnanan ko. Parang, oh my God, I'm shaking. Grabe, yeah. Shaking kasi sumali na siya Binibining Cebu, Miss Cebu. Second runner-up siya Miss Cebu, Binibining Cebu, parang second runner-up na din. Kasi she was like Binibining Cebu charity. She was actually viral but then she did not make it. And then sa Miss World, viral din siya. But she was only up to top 11. Here we were not expecting anything because we know how to lose already. Use your voice, Maria, to spread kindness. Ayon kay Universal Woman Philippines National Director Arnold Vigafreya, ilang linggo lang ang kanilang naging paghahanda ni Maria para sa kompetisyon. Pero nagbunga ang lahat ng kanilang pagsisika. Napakahirap ng competition, even yung sa lalo sa top 5 na yun, o sa top 12. But she nailed it because I'm so confident that she has the perfect epitome of a universal woman. Para kay Maria, handa na niyang gampanan ang mga tungkulin bilang universal woman at patuloy na magbigay karangalan sa bansa. Para sa TFC News, Rhea Soconais, ABS-CBN News, Cambodia. Nag-enjoy ang fans ng Filipino-American singer-songwriter na si Olivia Rodrigo sa kanyang sold-out back-to-back concerts na ginanap sa Chicago, Illinois. Nagpapatrol Connie Makatula de Leon. Matagumpay ang naging back-to-back concert ng Filipino-American singer-songwriter na si Olivia Rodrigo sa Chicago. Sold out ang parehong concert ng 21 anyos na singer. Kapalit ng pagkamit niya ng tagumpay, ipinangako ni Rodrigo sa kanyang Gen Z at millennial fans ang isang makabuluhang concert tour na pinamagatang God's World Tour. Nagumpisa ang nasabing concert sa California at lilibot sa buong North America at Europa at magtatapos din sa California. Maraming shows ang plano ng grupo ni Rodrigo at layo nitong magtapos sa Agosto. Nag-iisang anak ang 3-time Grammy Award winner na si Rodrigo ni Chris, isang family therapist, at ng guro na si Jennifer. Ibinahagi naman ng mga Pinoy na tagahanga ni Rodrigo ang labis nilang tuwa na masaksihan ang idolo ng live sa stage. I feel proud because we don't see many Filipinos that represent us, so being her, being the same age as me, representing our country in Philippines, I'm super proud of her. Malawak na ang fanbase ni Rodrigo mula sa mga teenager na 12 taong gulang hanggang 43 anyos. Anila, nakaka-relate sila kay Rodrigo sa pamamagitan ng mga musika na kanyang isinusulat. Really like the type of music she makes. Her first album, Sour, is really good. It's a breakup album and everyone can relate to it. I'm the same age as Olivia, so I find her music really relatable because I've been able to grow up with her. Pero nagkaroon kamakailan ng kontrobersiya ang concert ni Rodrigo sa Missouri. Ito ay matapos mamigay ang grupo ni Rodrigo ng contraceptives o mga kondom sa mga manonood. Ito ay bahagi ng partnership nila sa advocacy group sa Amerika. Matapos maging viral ang pamimigay ng mga kondom, nagdesisyon ang grupo ni Rodrigo na itigil ang pamimigay nito lalo pat may mga underage na manonood sa kanyang mga concert. Sinikap ng ABS-CBN News North America na makuha ang panig ng grupo ni Rodrigo ukol sa issue. Sa pagtatapos ng kanyang concert sa Chicago, inanunsyo ni Rodrigo na available na ang deluxe version ng kanyang Guts album simula March 22. Para sa TFC News, Connie Makatula de Leon, ABS-CBN News, Chicago. At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para naman po sa mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com.
/TFCnews. Maraming salamat, kapamilya! Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Binahagi ng isang Pinoy sa Ontario sa Canada ang kanyang karanasan matapos manakawan ng sasakyan sa gitna ng lumalalang auto theft crisis sa Canada. Nagpapatrol, Jocelyn Reyes Sambilay. Siyempre, medyo naiinis kasi sa more than 30 years ko sa Pilipinas, never ako nanakawan ng sasakyan. Dito pa ako sa Canada na mananakawan. Dismayado si Michael Ryan Kong nang bigla na lamang mawala ang kanyang kauna-unahang biniling sasakyan sa harapan lamang ng inuupahan nilang apartment sa Mississauga noong madaling araw ng Marso 6. At the onset, alam ko na talaga na nananakaw siya kasi yun nga, nasa news naman na every time na madalas nga inakawan dito sa Mississauga. Hagip sa CCTV footage ng landlord ni Kong ang pagtangay ng suspect sa kanyang sasakyan. Agad naman niyang itong inireport sa mga otoridad at makalipas ang 9 oras ay narecover ang sasakyan niya. Nahanap ang bihikulo sa Toronto area, mahigit 20 kilometro ang layo mula sa Mississauga. Ani Kong, malaking tulong na may nakakabit na anti-theft device sa kanyang SUV. Buti na nga lang daw, maaga na na-recover yung sasakyan ko kasi pag inabot daw yun ng hapon, most likely may pick up daw yun na for 40 foot na truck. Tapos isasakay daw dun yung sasakyan, tapos dadalhin daw sa Montreal and then goodbye na yung sasakyan. Ibinahagi ni Kong sa kanyang YouTube vlog ang kanyang naging karanasan. 7 buwan pa lang nakalilipas nang bilhin niya ito bilang paghahanda sa pagdating ng kanyang mag-iina galing Pilipinas. Pero ang ikinabahala ni Kong ay nang matagpuan sa kanyang sasakyan ang isang ekstrang susi. Ito yung medyo nakakatakot lang dahil ito, yung pangatlong susi. Kung paano nila na nakuha or na-reprogram yung code ng sasakyan, yun hindi ko alam. Pero yun lang, nakakatakot. Kabilang si Kong sa marami ng nabiktima ng pagnanakaw ng sasakyan sa Canada sa gitna ng kinakaharap na auto theft crisis ng bansa. Ayon sa Auto Theft Trend Report ng Equity Association, na itala sa Ontario ang may pinakamalaking bilang ng theft cases sa buong Canada noong nakaraang taon. Ang datos na ito ay nasigundahan ng mga otoridad sa ginanap na Auto Theft Summit na pinangunahan ng Peel Region Police kamakailan lamang. Ayon sa mga otoridad, ang auto theft ay isang malaking alalahanin sa pagpapanatili ng seguridad ng publiko. We recognize there needs to be a collective endeavor to protect the neighborhoods that we all serve and ensure that lives and the community safety are not put at risk. Hinimok din ng summit officials ang federal government na bumuo ng National Action Plan na nakatuon sa mga nakaw na sasakyan, magpatupad ng batas na tututok sa network ng mga kriminal at palakasin pa ang security measures sa ports of Montreal. Bagamat maswerte pa rin ani Kong na na-recover ang kanyang sasakyan, di niya mapigilang mangamba pa rin para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. May mensahe rin siya sa mga kababayan, lalo na sa mga nagbabalak pa lang na bumili ng sasakyan sa Canada. Maging vigilant lang na may nangyayaring ganito sa Canada. And then siguro wag lang maging brand loyal. May mga certain brands or make na nakawin talaga dito. Para sa TFC News, Jocelyn Reyes Sambilay, ABS-CBN News, Toronto. Handa ng rumampa at makipagsabayan ng bagong hirang ng Mutiara ng Pilipinas Dubai sa Grand Coronation Night ng Mutiara ng Pilipinas sa darating na Mayo. Nagpapatrol, Randy Lamson. 13 finalists mula sa iba-ibang Emirates sa UAE ang nagtagisan sa ganda, talino at pagrampa sa Coronation Night ng Mutiara ng Pilipinas Dubai. Nagniningning ang mga kandidata sa kanilang evening gown, casual wear at national costume. Hinarana naman ang beauty finalist ng grand winner ng Idol Philippines Season 2 na si Kimo Gumatay. Sa huli, umangat sa kompetisyon ang 22 taong gulang na si Eliza Mendoza na kinurnahang mutya ng Pilipinas, Dubai.
Siya ang kakatawan sa mutya ng Pilipinas 2024 coronation sa Mayo at 30. Hinakot din niya ang Best in National Costume at Evening Gown Award. It doesn't feel real right now. I'm still in the process of taking everything in. But eventually, I hope that I would be able to practice my skills more and be able to compete in the Philippines. Pinuri naman ng National Director ng Mutya ng Pilipinas na si Cory Quirino ang organizer ng pageant sa UAE at nagpugay sa mga kababaihan. Lahat ng mga kababaihan ng Pilipinas may katangian. Meron po kayong pangarap na maging beauty queen. Gawin niyo ang unang hakbang ang mutya ng Pilipinas. Ipinagmalaki din ng ambassador ng Pilipinas sa UAE ang ambag ng mga Pinoy. The Filipinos here are a thriving and successful community well recognized by the host government. Makakasama ni Eliza sa Grand Coronation Night sa Pilipinas si Angelo Adan, ang mutya ng Pilipinas, Abu Dhabi. Randy Lamsen, ABS-CBN News, Dubai, UAE. At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para naman po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/TFC News. Maraming salamat, kapamilya!